Magandang umaga sa inyong lahat. Araw ng Merkules, October 28, 2020. Sana okay lang kayong lahat dyan, pati mga pamilya nyo. Vlog number 6 ni Kuya Moy. Magluto naman tayo ng pinakbet with bagnet. So ito lang yung mga kailangan na sangkap natin. So kailangan natin ng mix na pangpakbet, yung may kalabasa, ampalaya, talong, sitaw, okra. So pwede nyo dagdagan niya ng sigarilyas. So kailangan natin ng bawang, panggisa, kamatis, sibuyas na pula, at syempre yung alamang. So yung bagong alamang natin, kailangan siguraduhin nyo na press, yung hindi siya masyadong may amoy na. Then huhugasan nyo siya ng mga tatlong balaw. Tapos check nyo kung may mga debris, kasi minsan na maliliit dyan, tanggilin nyo na lang. So magagamit din ako ng pampalasa. Magic syrup yung gagamitin ko. So nakakatulong to para mas sumarap yung ating pinakbet. So ito yung gagamitin natin na bagnet, yung batok ng baboy. So mamaya ipiprito natin siya para maikrispy natin. So pag nilagaan nyo siya, kailangan buo lang siya para hindi siya lumiit. So pag pinirito nyo siya, hindi siya liliit. So yun yung technique doon. Mamaya upload natin full video, pinakbet with bagnet, para sa inyo mga ate, mga kuya, para matutunan nyo kung paano to niluluto at mahihain sa inyong pamilya. Okay, sige, magandang umaga muli sa inyo lahat. Nag-iingat po kayo dahil hindi pa po ligtas ang ating bayan sa pandemyang nagaganap ngayon dahil sa COVID-19. Okay po, God bless po sa inyo lahat. So, unahin muna natin pakuluan yung bagnet natin, yung batok ng baboy. So, lagyan lang natin ng konting asin. Ayan, para medyo lumasa na siya. Tapos, konting baking lang. So, takpan lang muna natin siya. Antayin natin kumulo. Mamaya, i-prito natin siya. So, sa pag-prito pala ng bagnet, so, kailangan, pakuluan muna natin siya ng mga 10 minutes to 15 minutes. So bago natin siya ipiprito sa mantika para mas crispy yung balat niya. So antayin lang muna natin to mga 10 to 15 minutes. Antayin lang natin matuyo yung tubig niya. So mamaya lalagyan natin siya ng mantika. So yung apoy niya is huwag masyado malakas. Yung tamang-tama lang. Sige, antayin natin ito. So, tapos na natin pakuluan yung ating gagawin pang bagnet. So, yung batok ng baboy. So, habang papakulo tayo ng mantika, so, para mas luto yung loob niya, luwaan nyo lang siya, wait na. Pero huwag nyo isagad. Hindi sa gandong liwa para siguradong maluto lang yun. Tapos ginagawa ko pa kasi dyan para mas pumasok yung init ng mantika. So tinitigas ko sa mantika. Pwede pinagay dyan para hindi siya umalat. So, pwede na yung ating mantika. So, nilagay ko mantika dito sa kalahating bote ng mantika. Tapakpan lang natin siya para hindi kayo matasi.
mantika ng mantika. So yung apoy niya is dahan-dahan lang, hindi masyado malakas, hindi naman masyado mahina, isakto lang para dahan-dahan na siya maluluto at maganda yung pagka-crispy niya. Okay, sige, mamaya tapusin natin ito. After 8 minutes, so nakita natin na medyo golden brown na yung ating bagnet ni Prito, pwede na natin siyang balik na rin. So tatakpan lang ulit natin. Ayan. So after maluto nung upside niya, so mamaya iseset aside lang natin siya. So ayan yung ating bagnet, so malapit na siyang maluto. After 2 minutes, pwede na natin tanggalin ito kasi medyo goldy brown na rin yung half side nila. So huwag nyo masyadong lakasan yung apoy kasi baka masunog siya. So huwag lang natin ito. Ayan, luto na yung ating crispy magnet. So pwede na natin siyang tanggalin. So gagawin natin dito, iseset aside muna natin siya. So mamaya pag malamig na, islice natin siya, then itatoppish natin siya sa ating napakasarap na pinakpet. So ready na tayo para lutuin yung ating pinakpet. So magigisa na po tayo. So, ito na po, umpisaan na natin magisa ng ating bawang, sibuyas, kamatis at talamang para sa ating pinakpet. So ipainit muna ako ng kawali, then yung pinagprituwa ko kanina ng pinagnet, pwede na doon tayo kumuha ng mantika pang gisa. So ayan, unahin natin yung bawang. Ayan. So pag medyo nag golden brown na yan, pwede na natin ilagay yung sibuyas. Then, sunod natin yung kamatis. So, yung dami pala ng pinakbit natin ngayon is isa't kalahating kilo yung binili ko. So, isang kamatis, isang bawang, dalawang sibuyas yung nilagay ko. Then, alamang. So, sa dalawa. Apat. So mga apat na kutsara lang ilalagay ko na alamang. So unahin natin igis na itong mga to, then sasabay natin dyan yung ating alamang na inugasan na. So inugasan ko siya ng mga tatlong hugas para siguradong malinis. Dyan. So pag nag-isa tayo ng alamang para mas masarap yung ating pinakbit, siguraduhin natin luto yung ating alamang, wag hilaw. Kasi mas masarap yung alamang sa pinakbit pag luto siya. Ginawa ko pala sa ating mix na pagpakbit, so hiniwalay ko muna yung kalabasa kasi yan ang una nating igisa. Kasi medyo mas matigas siya kumpara natin dito sa other mix ng pakbet. So igigisa lang muna natin to ng mga 10 minutes.
kailangan lang natin siyang takpan. Tapos yung apoy niya is kailangan sakto lang din. Huwag naman yung masyado malakas kasi mabilis masunog yung alamang niya. So ayan, balikan natin to after natin to mag-isa. Natin igisa ng 5 minutes yung ating kalabasa, so pwede na natin ilagay yung other mix pakbet natin. So gagamit lang ako ng magic sarap pampadagdag lasa para mas masarap. So dalawa yung nilagay ko, isa't kalahating kilong mix pakbet yung, so wag natin masyadong haluin to ha. So tama na yung haluin natin siya ng ngayon, pero mamaya wag na masyadong haluin. So mag-a-add lang ako ng water, so 1 cup. Set kalahating tasang tubig ang inad ko. So ang magpapalasa sa pakpit natin yung bagong alamang natin, then yung nilagay natin na magic sarap. Then yung mga gulay natin, so meron siyang sariling tubig niya, mamaya madadagdagan pa yung sabaw niyan. So pag nalagay natin tubig, haluin lang natin, siguraduhin lang natin na nahalo natin na maayos yung ating bagoong at humalo na siya sa ating gulay. Turn natin mahalo ito ngayon, mamaya hindi na natin mahaluin. So ayan, so takpan lang natin siya 10 minutes para maluto yung ating mga gulay. So mamaya ready na yung ating pilakbet with bagnet topping. So try nyo na itong lutuin. Sa mga hindi pa marunong, sundan nyo lang yung step, Kuya Moy, procedure, yung mga ingredients, at practice nyo siya. One day mape-perfect nyo na siyang lutuin. So after 10 minutes tapos na tayo nito. So thank you guys, wait lang, antayin na lang natin to kumulo. So ready na to para i-serve. Luto na yung ating ginisang bagong alamang. So tanong, paano malalamang luto na yung ginisa natin alamang? So simple lang, pag mabango na siya at nakita nyo na nag-dry na siya, so luto na siya. So mga 10 minutes ko siyang ginisa, tinakpan ko sa mahinang apoy lang. So kailangan babantayin-bantayin nyo rin kasi mabilis siya masunog. So next natin, iuuna natin igigisa yung ating kalabasa. So haluin lang natin siya. Simple lang, magluto ng pinakbit. Dapat alam nyo na yung procedure yung mga sangkap nito. So mapapasarap ng kain nyo pag alam nyo ng luto ito. So takpan lang uli natin siya. Iuna lang natin ito igasa ng mga 5 minutes kasi medyo mas matigas sa ibang mix pakbet natin. So antayin lang natin ito mga kuya. So ayan, after 10 minutes buksan na natin yung ating pinakbet. So tinakpan ko lang siya sa yung apoy niya is yung mahinang apoy lang para hindi mabigla yung gulay natin, hindi siya malata. So check natin yung gulay natin, luto na siya, sakto lang, medyo half cook. Maganda yung ganitong texture kaysa yung lata siya. So tapos na yung ating tapos na yung ating pinakbet. So isi-serve na natin to, tapos lalagyan na lang natin ng toppings. So wait lang para serve na to ni Kuya Moy.
Okay, ito yung bag net natin kanina. Chachap na natin siya. So, ayan. Sigurado yung payload niya. So, tandahan lang yung pag-iwa nyo. So, ito siya, crispy siya. So, tikman natin. Lutong. Slice lang natin ito mga guys. So, ate mga kuya. So, mga sumunod na vlog natin, tuturo ko sa inyo paano magsuto ng crispy pata, crispy ulo, karon, marami pa iba. Abangan nyo lang sa mga vlog ni Kuya Moy sa YouTube channel niya. Mag-subscribe na kayo. Share nyo rin yung page para yung iba makapanood yun. So, tatoppings na natin siya sa ating tinakbet. Ayan. Ayan siya. So, tapos na tayo ngayon. Vlog number 6. Pinakbit big bag net. So, salamat sa mga nanood. At sa mga nag-like ng page si Kuya Moy. At sa nag-subscribe sa YouTube channel. Marami pa tayong video i-upload. Abangan nyo lang. So, hanggang dito na lang muna ngayong araw. Vlog number 6 si Kuya Moy. Maraming salamat sa inyo lahat at ingat kayo palagi. Thank you.